Magandang araw! Ngayon po ay gagawa tayo ng Chicken Gordon Bleu. Ihanda na natin ang ating giniling na manok at ilagay na ang ating mga sangkap. Kagaya ng paminta, paprika, asin at ang ating cornstarch. Kapag nailagay na lahat, haluin lang po natin maigi para mahalo ang ating mga sangkap sa ating giniling na manok. Ang lahat po ng ating sangkap na gagamitin ay makikita nyo po sa description box. Sa lahat po ng hindi nakakaalam ng description box, ito po nasa screen. I-click nyo lang po yan. Pagkatapos pong haluin ang ating giniling na manok, titimbangin po natin ang ating giniling. Titimbangin natin ng 100 grams kada isa. Para ang ating chicken gordon ay pantay-pantay o pare-pareho ng timbang. Lalong-lalo na po kung ito ay gagawin yung pantinda, kailangan nyo po itong timbangin. Hindi po pwedeng hula-hula. Kailangan meron kayong timbangan kung talaga namang gusto nyo itong gawing business. Itabi muna natin ang ating giniling na manok at hiwain natin ang ating cheese. I-ready natin para mamaya sa ating pag-assemble. Ang cheese po ay paalala po sa kung gagawa kayo ng chicken gordon bleu, tip ko lang po, tips. Ang pinakamasarap na cheese para sa inyo at pinakamasarap na ham para sa inyo ang inyong gagamitin. Kasi po sila po ang magdadala ng ating chicken gordon bleu. Gagamit din po tayo ng plastic. Kung meron kayong cling wrap, pwede din po iyon. Kung wala naman, ito na lang yung ordinaryong plastic na bibili sa kanto. Kailangan natin to para sa ating pag-assemble, pag-roll, para hindi naman tayo mahirapan. Ayan, ilagay na natin yung ating giniling. Pwede nyo siyang lagyan ng plastic sa ibabaw, tapos kung may rolling pin kayo, pwede nyo gawin yun. Para ma-plat ang ating giniling, ilalagay na natin ang ating ham at ang ating cheese. Tapos po, i-roll na natin. Ayan, di ba pag may plastic, mas madali siyang i-roll, hindi didikit sa kamay mo. Tapos po, ganun lang din ulit ang ating gagawin sa mga natirang giniling. Yan, bibilutin nyo lang po yung mga gilid para masiksik siya. Para lang kayong gumagawa ng embutido. Kailangan masara yung dalawang gilid para hindi aapaw ang ating cheese. Lalong-lalo na kung melted ang gagamitin nyo. Ganun lang din po ang proseso, ilagay ang giniling at ipa-plat natin. Ipa-plat nyo po, tapos kailangan medyo malaki para sobra dun sa ating ham. At ilagay na ang cheese, i-roll. Ganun lang po, paulit-ulit lang ang ating gagawin. Sa Pasko maganda to ang pang-business, lalong-lalo na kung Pasko. Maraming lumalabas ngayon na nag-o-offer ng chicken gordon bleu. Basta isa lang po ang aking masasabi. Kung gagawa kayo ng ganito, yung pinakamasarap na cheese at pinakamasarap na ham ang inyong gagamitin, kasi po sila talaga
ang magdadala ng chicken Gordon Blue. Ilagay muna natin to sa ref ng 30 minutes o hanggang isang oras para talagang ma-form, mabuo ang ating, para hindi tayo mamaya mahirapan sa pag-coating. I-ready na natin ang ating coating, ang ating harina, itlog at ang ating breadcrumb. Yung ating harina, titimplahan natin ng pepper at saka salt para medyo may lasa naman. Yung itlog pwede nyo rin lagyan ng konting asin. Huwag naman madami, baka pag nagsama-sama na yan, maalat na yan. Tansyahin nyo na lang po. Tapos po, ang ating itlog, hahaluan natin ng tubig. Kasi pag purong itlog, masyadong maninagastos. Yan, lagyan natin ng konting tubig para lang naman to sa ating harina at hindi siya maano. Ano ba? Ayan, mag-ano na tayo, mag-coating. Tanggalan na natin ng plastic ang ating chicken Gordon Blue na pinalamig muna natin sa ating rep. Yung hindi natakpan na ham, okay lang yan kasi may coating pa naman tayo. Ayan, ilublub lang natin sa ating harina at ilalagay sa ating itlog bago sa ating breadcrumb. Sa paggawa ng chicken Gordon Blue, ito lang yung medyo parang mas medyo mahihirapan ka. Hindi naman talaga mahirap, lalong-lalo na kung lagi mo naman itong ginagawa. Masasanay ka rin. Ayan, sunod naman sa ating breadcrumb. Pwede rin itong stack sa ref. Gawin mo na, tapos kung gusto mo na tuwing gusto mong kumain ng chicken Gordon Blue, kuha ka lang. Hindi naman siya kahit na ilagay mo na, kahit lagyan mo na siya ng breadcrumb, okay lang. Kasi na-try ko din naman yun . Kala ko, maapektuhan yung lasa. Hindi naman. Crunchy pa rin. Pero syempre, mas maganda pag bagong lagay ang toppings. Pero ako naman, meron akong stock sa rep. Okay naman. Ayan, ulitin lang po natin ang ating proseso. Ulit-ulit lang hanggang sa matapos lahat ng ating nagawa. Pag kulang ang inyong breadcrumb, dagdagan nyo na lang. Pero yung ginamit natin, 2 cup. Siguraduhin nyo lang po na toppings, nalagyan nyo lahat ng, na-roll nyo maigi sa breadcrumb. Babaluti na natin. Ito maganda to, lalong-lalo na kung inyong ititinda para presentable. Ang gamit natin ay cello sheet, yung pang pang ensimada. Yan, nabili ko siya sa online. Marami sa online yan. Ang size na gamit natin ay 9x13 cello sheet plain. Meron din itong may printed. Pero syempre kung sa chicken Gordon Blue, plain. Para kitang-kita siya. Tapos lagyan natin ng thank you sticker para presentable ang ating paninda. Ayan, ulitin lang ulit ang proseso sa pagbabalot. Tapos lagyan natin ng tape para hindi siya mabubuksan. Ayan, tapos bilutin lang po natin ng gilid at lalagyan ng tape para secure ang ating chicken Gordon Blue. Ayan, ulitin lang po natin ang proseso sa lahat ng ating chicken Gordon Blue. O, diba ang ganda niya? O, diba? Pang malakasan na.
prituhin naman natin para matikman natin masarap nga ba ang ating chicken Gordon Blue. Ayan, o diba ang ganda. Magpiprito tayo ng dalawa. O diba, ayan. Hindi ko nititinda. Lalagay ko lang yung sarap. Sa amin lang kulang lang yun. Pag gumagawa kami ng pangtinda, mga 5 kilo. 5 kilo. Pero ito kasi syempre, para lang naman maipakita ko sa inyo, ang bili ko lang na biniling ay 700 grams. Kaya ang nagawa ko lang ay 7 piraso. Ayan, pag brown na ang ating coating, okay na yan. At medyo palamigin lang natin, tapos hihiwain na natin para matikman na natin ang ating chicken Gordon Blue. Yung slice, depende sa inyo, pwedeng patagilid, pwedeng pabilog na lang, o. Basta bahala ka na. Tapos, yung natira, ilagay natin sa plastic para paglagay natin sa freezer, hindi naman siya mag-froze talaga. Ayan. Para maganda. Yung iba, hindi. Ayan, okay na. O diba? Maganda niya. Ganyan lang gagawin niya kung gusto mo siyang gawin i-stack sa rep, sa freezer. Gawa na tayo ng ating simpleng-simpleng sausawan. Marami naman pwedeng gawin sausawan. Pwede nga ketchup lang. Ito, mayonnaise na may parsley. Pwede rin mayo na may ano ba to? Yung pickles, pwede din yun. O kaya mayo na may ketchup. Marami naman, depende sa inyo. O, islice na natin ang ating chicken Gordon Blue ng pa-slide. Ayan, ganyan. Yung paghihiwa, depende yan sa inyo. Kung anong gusto nyo, hiwa. Bahala na kayo. Basta ang importanteng paalala, pag gagawa kayo ng chicken Gordon Blue, ang pinakamasarap para sa iyo na cheese at pinakamasarap na ham ang gagamitin mo. Huwag mo siyang titipirin. Kasi po, sila talaga ang nagdadala ng ating chicken Gordon Blue. Kahit kanino kayo magtanong, yun, ganun po talaga. Pwede rin kayong gumamit ng melted cheese. May nabibili na ngayon na melted cheese. Mura lang naman. Medyo mura-mura. Pwede din naman yung dito sa atin, di ba marami naman cheese na masarap. Konti lang yung diferensya, yun na yung bilhin nyo. Kasi sila talaga ang magdadala ng ating chicken Gordon Blue. Maniwala po kayo. Kasi po ako, lagi ako nag kumakain ito, sa handaan niya, ito lang yung kinukuha ko talaga eh. Tapos pag gumagawa kami, kasi yung unang-unang gawa ko, syempre hindi ko naman alam, yung muraita lang yung binili kong cheese at saka ham, eh hindi pala ganun. Dapat pala yung masarap. Okay guys, sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, pakisubscribe na naman po ang aking YouTube channel. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye!